Nang salakayin ng Russia ang Ukraine noong huling bahagi ng Pebrero, isa sa pinoproblema ng mga sundalo ni Zelensky ay ang kakulangan nila sa mga armas pandepensa mula sa pag-atake ng mga Ruso gamit ang kanilang mga sasakyang panghimpapawid. Maliban sa nagagawang pag-atake ng pwersa ng Russia gamit ang kanilang mga aircraft at helicopter, nakagagawa din sila ng mga surveillance at mabilisang pagtransport sa kanilang mga tropa. At upang mapigilan ng Ukraine ang bentahe ng Russia, humingi ng tulong si Volodymyr Zelensky sa kanluranin na sana ay magkaroon sila ng mga air defense system. Sa panawagan ni Zelensky, agad din namang tumugon dito ang Amerika at ang isang miyembro ng NATO, ang Germany. Kaya nagkaroon ng Ukraine ng hindi lang isa kundi nasa mahigit 1,000 makapangyarihang sandata, ang Stinger missile. Sa armas na ito kapatid, sinasabing nagkaroon ng malaking pagbabago sa pakikipaglaban ng Ukraine dahil hindi lang napipigilan ng mga Stinger missile ang may kabagsikang pag-atake ng Russia mula sa itaas, kundi nababawasan din nila ang bilang ng mga helikopter at eroplanong pandigma ng mga Ruso. Anong klaseng air defense nga ba itong Stinger? Bakit ganoon na lang ito katindi puminsala? At gaano ba talaga kalaki ang naitulong nito sa mga sundalo ng Ukraine? Ang Stinger missile o mas kilala bilang FIM-92 Stinger ay isang American man-portable air defense system na ino-operate bilang infrared homing surface-to-air missile. Ang air defense na ito ay tumitimbang lamang ng hanggang sa 15 kilos, haba na isa't kalahating metro, diameter na 7 sentimetro, kaya pwedeng-pwede itong i-operate kahit ng isang sundalo sa pamamagitan ng pag-launch mula sa kanyang balikat. Kung kinakailangang ikabit mo naman ito sa isang ground vehicle ay wala ring problema at maging sa isang helicopter ay pwede itong ilagay bilang isa namang air-to-air Stinger. Gumagamit ang FIM-92 Stinger ng passive infrared seeker. Ibig sabihin nasusundan at nalalaman ng missile ng Stinger ang kanyang target sa pamamagitan ng init na inilalabas ng aircraft engine na siya namang inilalock-in ng missile. Maliban dyan, mayroon din itong kakayahan na ma-identify ang tinatawag na UV shadow ng kanyang target na siya namang kanyang ginagamit bilang identification upang kilalanin ito mula sa iba pang mga bagay na naglalabas ng init. Isa ring uri ng fire and forget weapon ng Stinger mga kapatid sapagkat matapos may itong kalabitin na gagawa niya ng ma-guide ang kanyang sarili papunta sa kanyang target na siya namang nagbibigay ng panahon sa isang operator na makapagtago o maghanap ng ibang pwesto sa kanyang bagong target. Hindi biro ang accuracy at layong nararating ng missile nito kahit nasa taas na 11,500 meters at range na 8 kilometro ang isang eroplano at helicopter ay kayang-kaya pa rin itong pasabugin. Simple lang kung paano gamitin ng isang Stinger kapatid. Itututok mo lang ito kung nasaan ang iyong target at kapag ang seeker ay nailak na ang iyong pinupunterya. Maglilikha ito ng isang ingay na magsisilbing hudyat na pwede mo nang kalabitin ang gatilyo ng armas na ito at doon na hahabulin ng missile ang kanyang target sa bilis na 2,400 kilometro bawat oras. Naging epektibo kapatid ang Stinger missile para sa depensa ng Ukraine. Katunayan, base sa report ng Ukrainian Defense Minister, 259 na mga Russian fighter jets at 220 na mga helicopter ang kanilang napabagsak. Kabilang dito ang ipinagmamalaki ng Russia na kanilang advanced aircraft, ang Sukhoi Su-30. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang paggamit ng mga Ukrainian ng FIM-92 Stinger, samantalang ang Russia ay nililimitahan na ang pag-atake gamit ang mga eroplano. At noong nakarang araw, napabalita naman na kamikaze drone na namula sa Iran at mga missile ang ginamit ng Russia na pang-atake. Dahil doon mga kapatid, to the rescue na namang muli ang Amerika at sinabing magpapadala sila ng mga Hawk medium range surface to air missile upang matulungan na madepensahan ang Ukraine laban sa mga drone attack at cruise missile ng Russia. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa FIM-92 Stinger? At kung gusto mo namang kilalanin din natin kung gaano katindi itong bagong ipapadala ng US na Hawk medium range surface to air missile,
I-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba at kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!